Mga kaibigan, dito pala, yung entrance dito is 4:30, kasama ng guide, apat kami. Kaya sisilipin natin dito yung kakaibang bundok. Ito yung story nito. Alamin natin, mga kaibigan. Itong katiliman. Ibig sabihin yung million years ago, na ano na ng dagat, no? Lubog talaga siya. Yes, sir. Habang pumapasok tayo sa pinakadulo, mainit na siya. Yan. Medyo mainit dito. May estima ko konti. Atras, at nakapunta tayo sa pinakatuktok ng bundok. Ngayon, mga kaibigan, nandito tayo sa Eco Park ng Bicol. Yan. Kung sa tatanawin natin yung kakaibang bundok. Kaya huwag natin patagalin to. Let's go. Samahan niyo ako. Ang, mga kaibigan, dito pala, yung entrance dito is 4:30 kasama ng guide. Apat kami. At hanggang 80 edad ang pataas ang pwede dito. Kasi matarik na bundok ang kinaakitin. Ito yung mga kaibigan. Napakataas yung nakit natin. Yan. Kaya sisilipin natin dito yung kakaibang bundok. Yan ang aming nakit. Papuntang taas. Yan. At para makita natin ng kakaibang bundok, kailangan natin akitin ito pataas. Yan. Hanggang dun sa dulo. Yan ngayon mga kaibigan. Nandito muna kami sa baba ng Solong Eco Park. Yan. Ito yung balete. Yan, nakikita niyo yan. Papasok tayo dito sa kuweba. Yan, ganyan kaliit. Itong lugar na to ay natabunan ng million years ng tubig dati, ng dagat. Kaya ngayon, nagkaroon siya ng coral din kagaya ng pinuntahan namin sa Puyutan. Yan. Kaya ngayon, dito tayo papasok ngayon sa Solong Eco Park. Yan. Ito yung may istorya to. Alamin natin mga kaibigan. Tuloy-tuloy ang formation, restoration ng kuweba ngayon. Opo. Okay. And dito po naman sa ground natin, itong itim na to, are you familiar with this? Yeah. Opo. Ano yan? Okay. Itong kasagutan sa taas, sir. Tae. Tingnan natin. Tae. Nang paniki. Ibon? Nakikita niyo ba? Ano pa yung soup, yung nest na ginagawang soup? Yung mga ibon pala sa taas. Pinakamasarap na soup. Ay. Yan. At pinakamahal. Ito pala yung pinakamasarap na soup pag ganiluto. Opo. Yan. Ayaw po sila, tanging itlog po sila. Medyo maliit ang ating papasukan. Op, at saka maputik. Yan. Pero bako natin makita sa aming nakalupan. Ito po naman aming pinagawa. Pinagtaguan dito ng grilya. Nang unang panahon. Ito ang aming malasyang dinner. Malasyang dinner. Yes. Diba? Napakaganda. So, dito po may sunod si Bianca Mitro, Andrew Adeliano, yung GMA artist. Ah, si Andrew, oo. Ginagawa photos po ng mga missionaries representing the Bicol in Albay. Ibig sabihin yung million years ago, na ano na ng dagat, no? Opo. Lubog talaga siya. Oo. Yan sir ang makakapagpatunay. Diyan ang bahagi na yan, along that line. Kasi minsan may mga nakaukid dyan, mga shells, mga ganun. Okay. Ba't may ganito? Ano ba yan? Ano po? Mamaya, bababa po tayo dyan. Okay. Yes. Yung mga ano yan. Okay, ibig sabihin, lumalaki ito. Opo. Paugang pumunta sa baba dito. Kaya yung restoration niya, yung mga naputol, tuloy na tuloy ang kanyang restoration hanggang sa makabuo naman siya ng mga panibagong mga crystal. Ayun yung mga nagbababaan. Okay. Parang ulo. So, there are plenty of bats here. Yung bilog na yan, yan, yung linalagyan na nagpali ning... Tapos ito, itong ano, ayan. Ayan po, yung stalagmites. Ayan. So it take a long years para mamupo yan at mag-meet po yung stalactites and stalagmites. Okay. Taong pambibilangin. Oh. Habang pumapasok tayo sa pinakadulo, mainit na siya, ayan. Napakagandang kristal. So yan na rin po siya. Ah, yung puti na yan sa taas. Yan, pababa na po siya. Pababa din yan. Pari dito na siya. Pag galing dyan naman sa ceiling, ang ilaw ay dadalhin ko sa aming wall. That is what we call the crystal wall. Or the crystal glass. Oh, okay. Yung crystal. The angel wings over there. Mm. Diba? Oh, tingnan mo. Pero pwede natin siyang lapitan. Okay, pwede niyo po siyang picture. Okay, ito na siya. Kung papasok po yung ano ng crystal. Napakaganda. Buhay na buhay. Okay, no? Crystal. Okay, so hanggang pababa po yan. Lalo po pong pagtag-ulan, napakagpo. Ano yan? Underground? Hindi po. Ganyan lang po siya. Kaya, so, nung pinasok po naman ito ng mga miners before, so yung owner po na nakabili na rin ng lupang ito, all they had to do is just to secure the place for the tourists. Kasi almost araw-araw may pumupunta po rito. Kaya pala.
Mga kaibigan, nakita nyo yung lokaloban ng Sorong Eco Park. Medyo mainit dito, na-estima ko konti, pupawisan pati kung mga kasama ko. Ngayon dumako naman tayo sa taas, silipin natin ang kaganda ng kabundukan. Ngayon mga kaibigan, nasa taas tayo. Silipin natin itong buko. Yan, yung ginagawa nilang tuba. Yan. Yan, may tuba dito ginagawa nila. Yan, at last, at nakapunta tayo sa pinakatuktok ng bundok. Yan, ipapakita ko sa inyo yung chocolate hills ng Bicol at saka yung kalapitan ng Bulkan Mayon. Yan. Itong nakikita nyo ngayon, yan. Yan ang chocolate hills ng Bicol. Yan. Medyo mahangin dito, malakas at saka malamig. Yan. At yung nakikita nyo yan, yan, yan yung Bulkan Mayon. Yan. Yan, at saka pwede ka picture-picture. Yan. Yan. Hanggang dito na mga kaibigan, ako pala si Yancy Rimando at sana magustuhan yung video at maraming salamat sa panonood.